Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And sa inyong mga patuloy na dyan, maraming salamat sa inyong mga best. Sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. Actually, diretsoin kong basahin na yung dalawa sa private message today kasi napakahalaga ng oras at marami akong gagawin. So, ganun. Diretso na akong magbasa para hindi sayang ang oras. Dear Ate Sally, pa-advice naman po ako. Meron po akong AFAM. Sobra 1 year na po kami. But until now, di pa rin ako ina-add niya sa Facebook niya. Sa Messenger lang po kami nag-uusap. Okay naman ang relasyon namin. Nagbi-video call naman kami at nagbibigay naman ng pera kung talagang kailangan ko. Pero nung month of November, parang nabago siya. Hindi na niya ako madalas kinakausap. O pag-message ang matagal bago mag-reply. Naguguluhan na ako Ate Sally. Feel ko na may iba siyang kinakausap. Kahit nga nung Pasko, never siya sa akin nag-message. Ayun. Never siya sa akin magsabi naman lang, I will send you a little gift. Never niya nabanggit yan. Eh, talagang ibang-iba na siya ngayon kaysa dati. Nasasaktan na ako Ate Sally. Sana bigyan mo ako ng payo. Paikot naman po na sing-sing mo. Salamat po and God bless your family. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Talagang masakit nga yung naramdaman mo. Eh, matagal na kayo. Ikutin muna natin sing-sing. Andito ka naman sa sunrise. Katabi mo ang star. So, katabi din dyan yung broken heart. Si Afa mo, best, na ano, yung una, okay naman siya. Hindi kanya in-add sa Facebook. Ang tanong, anong dahilan? Anong dahilan? Maano nga yung bukot mata? Anong dahilan ba't hindi ka in-add sa Facebook? Kung talagang seryoso yan sa iyo, walang tinatago yan. In-add ka sa Facebook, ganun, yung mga friends niya ipapakilala sa iyo. Ganun yon. So, si Afa mo hindi niya ginawa yon. So, isang thumbs down na yon. Ba't mo pa hinayaang magtagal kayo na malabo pala siya? Diretsuin mo yan, best. Nasasaktan ka eh. Kasi nga, wala na masyadong time sa'yo. Hindi ka na masyadong kinakausap. Pag kinakausap mo siya, matagal mag-reply. Nung Pasko nga, hindi man lang nagsabi na bigyan kita ng gift na kahit regalo man lang na Christmas card. Wala. Wala siyang binanggit. Yon. Wala man lang siya. Nasasaktan ka na ngayon. Bakit? Kasi pinokus mo yung pagmamahal mo sa kanya. Nagmahal ka sa taong mali. Maling tao ang minahal mo, best. Maling tao ang binigyan mo ng tiwala at pagmamahal. Panahon na para gumising ka dyan. Panahon na para ang pagmamahal ay bibigay mo sa sarili mo. Diretsuin mo yung AFA mo, best, magmula ngayon. Madali kong sabihin ito. Mahirap sa inyo na nasasaktan na kayo. Kasi bakit? Nakaano na kasi kayo eh. Yung nakaatas na yung sarili sa kanya. Mali ang ginagawa nyo, best. Panahon na para ayusin nyo yan. Mostly naman talaga yung sinabi ko sa inyo, gawain ko yan eh. Natuto din ako sa mga mali ko. So, mali ang ginagawa mo, best. Magmahal ka at magbigay ka lang ng time and effort sa taong deserve. At yung lalaking kausap mo ngayon, hindi yan deserve sa pagmamahal mo. Hindi mo yan dapat iyakan. At magpasalamat ka pa. Ngayon pa lang nakikilala mo na at may pagkakataon ka na matatagpuan yung perfect AFAM. Magmula ngayon, sabihin mo na yan. Yung word na sorry, wag niyong basa-basang gamitin yan. Para sa akin, hindi niyo basa-basang gamitin yan. Depende yan sa taong kausap niyo. So, depende yan sa taong dapat niyong bigyan ng sorry. So, hello, sa kanya, hindi siya dapat sorry. Kasi ikaw yung nag-effort at hindi niya pinansin yon. Walang halaga sa kanya yung effort na pinapakita mo at siya ang dapat mag-sorry. Hello! Sabihin mo sa kanya, I am here to find my future husband, a man who loves me and who takes care of me and I will do the same thing. A man who makes me feel precious and special. Ganon. At hindi niya gawain yon. And I think you deserve somebody else. And good luck to you and thank you for your time. So, ganon talaga ang mga salitang dapat lumabas sa bunganga ninyo. Ganon. Huwag kayo masyadong ano, best. Minamaliit niyo masyado. Kayo mismo nagmamaliit sa sarili niyo. Bakit hindi niyo nilabas yung mga standard ninyo?
Ang ano bang standard-standard pinagsasabi mo, te? Ang standard yan yung mga basihan nyo. Na ito ang klaseng affirm na hanap ko at ito ang dapat meron siya. Yun ang meron kayo. Dapat matibay yun. Panahon na para gumising ka, best, at mahalin mo ang sarili mo at open your heart to somebody else who deserve your love. Kung buksan mo ang puso mo para sa ibang affirm, best. Nasa ibang affirm yung hanap mo, best. Wala sa kanya. Panahon na para ipapakita mo na hindi mo siya kawalan. At sana magawa mo na yan, best. Minsan medyo mahirap yan, pero yan ang dapat nyong gawin. Or else, magdusa kayo, maghirap kayo dahil pinili nyo yung ganyan. Bakit nyo binigyan ng time and effort yung taong hindi naman yan ang hanap ninyo? Ito yung pagkakataong makakapili pa kayo ng matinong affirm. Affirm na nagtataglay ng ugaling hanap ninyo. Paano nyo matatagpuan yan kung nandyan pa rin kayo nakasingit sa taong hindi naman ang hanap mo? Hindi naman yan ang hanap mo eh. Hindi yan pumasa sa gusto mo, sinasaktan ka lang. Sinasaktan ka lang. So bakit mo pa pagtiyagaan yan? Mahalin mo ang sarili mo, best. Panahon na para gumising ka at mahalin mo ang sarili mo. Yan ang lagi kong pinapaalala sa inyo. Na huwag kayong magmahal ng buo sa affirm ninyo. Huwag kayong mag-expect. Kumbaga, huwag kayong mag-ano eh. Mamahalin din ako niyan. At yan yung pag-asa. Yan yung future ko. Yung akala mo, te. Yun yung akala mo. Tingnan mo. Kadalasan yan nasasaktan na bibigo. Dahil yun ang iniisip. Hindi kayo naging open-minded na posibleng saktan niya ako. Kumbaga, hello, bakit the feeling is mutual? Kung ayaw niya sa akin, hindi ko rin siya type. Hello, dapat meron kayong isip na ganun. Dapat meron kayong attitude na ganun para maging prepared kayo. At hindi kayo masaktan once nagbago yung feeling niya. Hello, kung nagbago ka, nagbago rin ako. We don't deserve each other. Ganun. Dapat ganun kayo, best. Good luck sa iyo, best, at maghanap ka ng iba. Mahalin mo ang sarili mo. Ganun ang dapat mong gawin. Maraming salamat sa pag-share mo. Huwag mo nang aksayan ng oras yung taong hindi naman deserve. Basura ang katapat yan. Ganun. So, magbasa pa ako ng isa sa private message dito. Dalawahin ko na kayo kasi sayang ang oras. Ay, kunti lang naman pala yung message mo, best. Kunti lang message mo. Shoutout sa'yo. Sister Mary Grace. Ganun. Shoutout sa'yo, best. Hi, sis Pad po sa messenger nyo. Thanks po. May gusto ka bang sabihin sa akin, best? May gusto ka bang itanong sa akin? I-message mo na diretso. So, kayong lahat dyan na gusto mag-message sa akin, magtanong, i-diretso ninyo na, best, mag-message. Kasi sayang yung time and effort ninyo. Ganon. Para masama ko yan sa video kung meron kayong gustong itanong sa akin. Actually, yung may na-check ko yung email ko, yung sa email ko talaga na makita nyo dyan sa description yung Sally De Grace. Pag makita nyo yan, best, most of the time, yung email na yan ay para talaga yan sa ibang... ibang hindi siya pang LDR. Para diretso natin. Gusto niyo magpa-sponsor, ganun. May ganun. Pero yung ano na 'yan, iba 'yan, best. Sa ibang bagay 'yan. Yung sa Messenger ko, sa Facebook Messenger, doon kayo mag-message diretso, best. Diretso 'yan sa Messenger ko at kung anong sasabihin niyo, mababasa ko 'yan. So diretso kayo doon kayo mag-message, hindi yung sa email address kasi kailangan ko pang ano yan. Paano pag hindi ko yan mapansin? Maraming pumapasok na messages doon. Yung mga emails doon. Pag hindi ko yan tingnan doon sa mababa talaga, hindi ko makikita. Mukhang may nakita ako kahapon na may tinangnan ako kahapon. Tapos may nakita ako, sister, ito, nag-message ka pala dito, best. Dito ka na, buti na napansin ko. So, shoutout sa'yo, best. Alam mo kung sino ka. Sabi mo, hi, dear Ate Sally, ako nga po pala si Ganon. Hingi po sana ako ng advice, paano ko po mapanatili ang maganda naming communication ng aking affirm para po di siya magsawa sa akin. Bago pa lang po kami, almost 1 month. Sobra pa lang po sa ngayon, sobra 1 month. Sa ngayon, medyo okay po ang aming communication. Pero nagtataka po ako, nagtataka lang po ako kasi ako lang, bakit po pag di po ako makapag-shot sa kanya agad-agad, medyo nafe-feel ko po na nawawalan po siya agad ng gana mag-chat sa akin. Natural lang po ba sa mga affirm na ganyan po sila? Thanks po, new subscriber. At hilig po akong manood ng mga videos nyo. Thanks po and God bless. Maraming salamat sa iyo, best. Talagang napadpad ka dito sa email ko. Maraming salamat. Buti na lang nakita ko to siya kasi may tiningnan ako kahapon. So, sa affirm mo, sabi mo, bago pa lang naman kayo, anong gagawin para mapanatili ang magandang communication? Just be who you are. Maging ano ka. Kung ano ka is yun.
kung sa feeling mo, hindi mo kailangan magbago, best. Kumbaga, nandun na yung mag-a-adjust tayo. Depende na yun. Sa una't simula, maging totoo ka sa sarili mo. Dapat malaman yan ang afam mo. Dapat wala kang tinatago. Kung ano mga ayaw at gusto mo, yun yun. Just be a happy person. Kasi mostly sa mga afam, mga ano yan, mga stressful life. Just be a happy person. At bigay mo lang yung kung anong kaya mo. Hindi mo kailangan magdusa, magpaka-effort dyan para magustuhan ng isang afam. Just be who you are. Kung mahal ka na afam, mamahalin ka kung ano ka. At sabi mo ngayon, ano ba yan? Pag hindi ako napag-chat kaagad sa kanya, nafe-feel ko nawawalan siya ng gana. Natural lang ba yan sa mga afam? Natural lang yan sa mga afam na hindi seryoso sa'yo. Hindi ka ganun kamahal. Hindi ka ganun ka-importante. Natural lang yan. So, masyadong seloso ang afam mo. Masyadong maduda. Walang masyadong tiwala sa'yo. Kaya ganun siya. So, magmula ngayon, just be who you are at prangkahin mo yung afam mo. Natural lang ba yan sa mga afam? Na ganyan po ba sila? Hindi lahat, best. Kasi ang afam na mahal ka at seryoso sa'yo, hindi yan gagawin. Kung ano man ang, kung hindi ka madaling makapag-reply, ang magsalita lang yan na maybe you're busy, that's why you don't answer me right away. I understand. Just do your thing. Just give your time whenever you have time. Ganun yun. Parang very patient. Kumbaga, nakakaunawa, nakakaintindi yung mga afam na seryoso sa inyo. Pero sa kanya, wala kang time. Bahala ka dyan. Parang matagal ka lang nakapag-reply. Malay mo, kumakain ka o naliligo ka o nag-CCR ka o may ginagawa ka. So, nag-message siya doon. Gusto niya, click, click, click. Pag nag-message siya, send, reply ka kagad. Hello, hindi mo papag-aari ang oras ko, afam ka. Ganun ka. So, yung afam mo masyadong atat na atat sa'yo at kailangan nasusunod talaga ang gusto niya. Ay, yan ang mga afam na dapat ibasura, best. Pag mula ngayon, mahalin mo ang sarili mo, best. Dapat alam mo kung anong ayaw at gusto mo. At ipakita mo yan sa mga afam na kausap mo. Kung sino yung nagmamahal sa'yo, tanggap yan. At papasayan sa gusto mo. Pag hindi sila papasayan, ang ibig sabihin, hindi sila ang afam para sa'yo. Good luck sa'yo, best. Just be yourself. At kung hindi nila tanggap yan, eh hello, the feeling is mutual. Maghanap ka ng iba kung hindi nila tanggap yung pagiging ikaw. Kumbaga, kung hindi pa enough sa kanila yung pagiging ikaw, bahala sila. Maghanap ka ng afam, best. Meron at meron talagang afam na papasa sa gusto at ayaw mo. Ganon. Good luck sa iyo at maraming salamat sa pag-share mo. Buti na lang nabasa ko yung message mo. At maraming salamat sa panood mo sa mga videos natin. Magbasa muna ako saglit ng message dito at ang bilis ng oras. Ingrid and Bosnia, wag magsaya ng oras. Isang taong kundi kayo magkasundo. Tama, isa din sa tumugma dun sa nang tanong sa atin. Kumbaga, after 7 years, bumalik. Baka sa iyo talaga yan. Oo, parang destiny niya ata. Kay Sister Marivic Villame, shoutout sa iyo, best, sa kanana at tatay mo dyan. I like your outfit, Sally. Salamat, best. Kung may LDR kayo, huwag kang makipag-communicate na puro message lang. Video call kayo at huwag kang maniwala, okay? Tama, best. Huwag yung purong putak na putak. Dapat magkita kayo. Mahirap na. Malay mo, hindi mo type. Naku, makapag-decide ka kagad. To the sender, naku, huwag kang maniwala sa kanya. Puro sinungaling yan. Basumura mo na yan. Sus, huwag kang makikinig sa ganyan. Yung puro ano na lang. Waiting for visa. Kung saan napadpad yung ano mo. Papel mo, mahirap na. Kay Jenilyn Breeze, good morning sa'yo. Ganda naman ang suot mo. At pa-shoutout sa family ko sa Pinas. Shoutout sa'yo, Sister Jenilyn Breeze. At sa family mo dyan sa Pinas. Ganon. Kay Sister Jose Reysel Lorente. Lorente, shoutout sa'yo, best. Good evening, ma'am. Good evening. Good day. Good morning. Good morning sa akin yan, best. Good morning, Ate Sally. Tansag na. Salamat sa'yo, best. Ay, kay Lynn Cuadrado. Ganda po talaga ng boses niyo, Ate Sally. Salamat, best. Boses na paos. Ganun. Jenilyn Brits. Good day po si Sally. Paikot ng sing-sing. Kung kami na talaga ng afam kong German. German yung BF mo, best. Good luck sa'yo. Kasi yung pamangkin ko, German din yung ano niya, asawa niya. Yung pinsan kong isa dyan, German Bisdak First Vlog, yung asawa niya kasi taga Germany. So, ikutin nga natin. Diretso kasi yung papawid katabi ng ano, best, crown. So, pagkakataong makatagpo ka ng afam na nagtataglay ng hanap mo. Good luck sa iyo, best. Who knows? Jane Oyama, hi ate, grabe yung tawa ko sa iyo. Sana lagi na lang alalahanin yung mga advice mo sa mga kalahi natin. Amen! Buti naman natawa ka, best. Kay Jeneline Brice, good morning, sis. Musta po, shoutout from Dubai. Shoutout sa you, best. Jeneline Breeds, ingat ka dyan. Kaya Diana Cabansa, good day si Sally para sa sender. Naku, mahirap na yan. Baka gamitin lang yung paper mo sa ibang tao. Pwede yun kasi.
Dapat di ka masyadong magtiwala, pray ka kay God para i-guide ka niya. Stay safe all. Ganun. Hello, Ate Sally. Good day sa'yo. Ang ganda ng suot mo. Ate Sal, type ko yan. gusto mo, besh? Bagay lahat mga damit suot mo all the time, Ate Sal. Always beautiful. Para sa sender po, naku, isip-isip trillion times. Malabo yan, best. Di yan seryoso. Naku, baka ano pang mangyari sa'yo dun sa Canada. At dapat may time talaga sa'yo if seryoso yan. Pray always then, best. Super daming afamhanap ng iba, best. Thanks po, Ate Sal, sa pagbasa ng message ko. More and more power and God bless. Salamat, Sister Gina M. Ayan, shoutout sa'yo at sa family mo. At sa lahat ng mga nanonood dyan. Kay Sister Angie A. Good day, si Sally. Ay, tumpak ka, sis. Kung talagang mahal ka ng iyong afa, mahal ka talaga. Hindi mo na dapat subukan pa sa pakiramdam mo lang. Malalaman mo yan eh. Tsaka, pagmahal nyo ang isa't isa, dapat may trust kayo with each other. Pero, tayo mga babae, huwag ibuhos lahat, besh. Kasi, baka lumipad, mahirap masaktan. Ayun. Pagmahal ka naman ng afa mo, mafe-feel mo yan eh. But, subukan mo pa pamamaya, mahuli ka pa, hala. Subukan mo mamaya, mahuli ka pa, naku, hala. Layo yan, mawala sa'yo. Kung seryoso siya. Tiwa-tiwala din minsan mga best pag may time. Pero dapat pagmasdan at obserbahan mo lang. Saka put God in the center of your relationship. And always pray na gabayan at niya tayo lagi para maging maganda and smooth ang relationship natin sa mga afam hanggang sa dumating ang time na makasama natin sila. Good luck si Sally sa channel mo and more vlog and good inspiring advices about LDR loves. And also, and I like the way you dress yourself. You have etiquette. Bagay lahat sa yung mga damit mo. Bihira lang ako pumuri. Pero pag yan sinabi ko, ay, yan ay totoo. Mahal ka po namin. God bless always. Maraming salamat, Sister Angie. Eh, na-appreciate mo yung mga ukay-ukay ko. Ganun. Kay Sister Wilma Juanites. Ayan, Juanites na tayo. Best. Sana all bulol. Joke. Ganun. Kapag kasi nagkabulol-bulol lang lola niya eh. Kay Wilma Juanites. Sabi niya, wow, type ko ang damit mo si Sally. Maraming salamat sa palaging pag-shoutout at sa akin. Soft-spoken ka lang. Pag mabait daw kasi ang tao, soft-spoken, naloka naman ako sa affirm ng scientist ng sender. Naku, baka recruiter yan, best. Just pray to God na makatagpo ka ng mabuting affirm. God bless you and your family. Salamat, Sister Juanit. Well, Mawanites. Diana Cabansa, good day si Sally. Thank you po sa pag-shout out. You look pretty sa mga suot mo po. Stay safe and God bless you and your family. Salamat ba sa mga ukay-ukay na yan. So, Wilma Juanites, wow, sexy ng suot mo si Sally. Blooming palagi, halatang happy ang married life mo. Stay happy and healthy. God bless to you and your family and to all our kabayan. Ganun, color game. Sa life best, hindi maiwasan yan. Happy or sadness, part talaga yan ng life. Kahit anong gagawin, kahit sabihin mong perfect couple ng ibang tao dyan, hindi mo talaga maiwasan. Meron talagang happiness and sadness. Pero happiness is a choice. So, why not choose it? Ganun. Isa din yan sa sikreto ng mga young-looking na tao, yung maging masayahin. Ganun yun. Charmaine Vlog. Lagi po ako manood sa mga videos nyo. Paikot na po ng sing-sing. Tita, if seryoso siya. Ganun. May pamangkin ako dito. Ganun. Andito ka. Ano nangyari, Besh? Andito ka sa broken heart. Katabi naman ang star. Na broken heart ka ba before? Or depende yan. Anong klaseng affam meron ka ngayon? Okay, may affam ka na ba? Okay ba siya? Kung okay siya, sakyan mo lang, Besh. Kung pasaway yan, ibasura mo yan. Ganun. Carsey Address, thank you po sa sharing advices, Ate Sally. May boyfriend din po akong afam. 6 months na kami and then lately, irritado ako, hina signal. Pero I'm so thankful kasi he is so patient and he always remind me to don't give up so easy. Ah, mukhang seryoso yan, best. Mukhang seryoso yung afam na ganun. Sabi mo dito, ayun, the same message lang pala. Swerte ka sa afam na ganyan. Pag ganyang klaseng afam, ibig sabihin seryoso yan, matino yan, gadlon. Kay Sister Angie, eh, good day si Sally, napaka down to earth mo talaga, kaya ikaw ay blessed na blessed, alam ko yan. Alam mo ba sis, kung bakit ko sinabi yan? Maski hindi ako nagpapa-shoutout sa'yo, eh, ginagawa mo yan. Maraming salamat sa'yo, Sisi. May mabuti ka talagang kalooban. God bless po and more power. Ganun. So, sa mga hindi ko na-shoutout dyan, kasama na kayo dyan ba sa puso ko? May ganang factor. Hindi naman nabubuo yung channel na to kung wala kayong lahat. So, yung mga na-shoutout ko dyan, yung lagi kasing nag-ano dyan,
kumbaga nakatagpo na talaga sila ng mga affirm na tingkad ang masasabi nila mostly sa kanila sa mga binanggit ko. So, ma-inspired kayo dyan. So, kayong mga hindi pa nakatagpo, tuloy-tuloy nyo lang paghahanap, best. Makakatagpo din kayo na thank you Lord ang masabi ninyo. Sila kasi ni Sister Angie A, Gina M, Walma Juanites. Sila yung mga may affirm na talaga na thank you Lord ang masabi nila. So, good luck sa inyong lahat. Jeneline's Kitchen, galing ng payo mo sa mga sender na humingi ng payo. Good job. Salamat sa iyo, Sister Jeneline. German Bisdak Flores Vlog, good morning, Day. Ugmayong adlaw. Maminaw ra ko din. God bless and stay safe sa buong pamilya mo dyan. Salamat sa yung pinsan nating nasa Germany kasi yung asawa niya is taga-German. So, taga-Germany pala yung asawa niya. So, German ang asawa niya. Yung pamangkin ko, German din yung asawa niya. So, Asim VT. Hello, Idol. Good morning. Kumusta? Amen. Hallelujah. Amen. Salamat, Sister Asim. Shoutout sa you, best. Ingat ka dyan. Yun lang, nabasa ko na ito lahat. Take care and stay safe sa inyong lahat, mga best. God bless.